iFM. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Mga salitang naririnig natin tuwing may kinakasal. Nakakakilig at nakaka-inlove pakinggan. Pero isang malaking responsibilidad naman ang kasama nun. Dahil ang pagiging mag-asawa, hindi lang para may kasabay kang kumain, may makasama ka sa bahay, may kahati sa mga bayarin. Dahil sa lahat ng bagay, parati kayong dapat magkaramay. Mga idol, pakitawag na lang sana akong Sherry. Isang simpleng babae na nakatagpo ng isang mapagmahal na asawa. Isang lalaki na gagawin ang lahat, maibigay lang sa akin ang buong mundo. Ay, sa wakas. O bakit? Masaya lang ako kasi may sarili na tayong bahay sa wakas. Kahit na hulugan pa lang to? Oo naman. At least, alam natin na sa huli, magiging atin din to. Kasi hindi na tayo nangungupahan. Pasensya ka na kung medyo maliit pa lang. Pero huwag ka mag-alala. Kapag nagkapera na tayo, papa-extend ko to. Ito talagang asawa ko. Okay na to. Ang mahalaga naman, atin na talaga tong bahay. First investment nating dalawa. Konting tiis lang ha. Makakaangat din tayo sa buhay. Pangako ko yan sa iyo, Han. Lahat gagawin ko para magkaroon ng magandang kinabukasan yung pamilyang bubuoy nating dalawa. Tapos ako naman, aalagaan kita. At ang mga magiging anak natin, kahit medyo magiging busy sa trabaho, maghahanap pa rin ako ng oras para sa inyo. Yan ang gusto ko sa misis ko eh. Malambing, payakap nga. Ay, sa bahay na to tayo bubuo ng mga pangarap natin. Sabay nating tutuparin yun. Wala tayong papalampasin kahit isa. Kaya naman natin, di ba? Oo naman, no. Parehas tayo magsisipag sa trabaho para makapag-ipon na hanggang sa nagagawa na natin ang mga gusto natin. Ano bang gusto mong gawin? Ano nga ba? Ah, syempre, mag-travel around the world, di ba? Tapos, yung mga anak natin, mag-aaral sa pinakamagandang school dito. Tapos, ano pa ba? Ayun. Lahat ng kailangan nila, dapat maibibigay natin yun, ha? Mm-hmm. Sisiguraduhin natin na may maganda silang kinabukasan. Okay? Tapos, kapag matanda na tayo, wala na tayong ibang iisipin kundi ang mag-relax na lang. Mm-hmm. Pumunta kung saan-saan. O kaya pa ng mga tuhod natin. Siyempre naman, no? Pero sa tingin mo, magagawa kaya natin yung mga yun? Oo naman. Kasi ako, itong kamay na to, kahit kailan, hindi ko bibitawan. Magkahawak kamay nating lalagpasan ang lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay natin. Walang susuko. Aww. Napakaswerte ko talaga ikaw ang napangasawa ko, no? Ay, tara na nga. Umpisahan na natin lahat ng to. Marami-raming kahon din yan, oh. Naku. Bilis ang naayos sa mga gamit natin, ha? Lumabas lang ako saglit. Ganito na agad ang itsura. Eh, ganun talaga, no? Alam mo naman ako. Nako, mabilis kumilos. teka. Ano palang binili mo pagkain? Ah, ito. Adobong baboy. Baboy na naman? Ano naman? Diba sabi ko naman sa'yo, hinay-hinay na tayo dyan. High blood ka na eh. Ito lang yung nandun sa karinder, yay. Ang sabihin mo, yan lang ang nakita ng mata mo. Ay, nako. Ikaw talaga ha, magdadahilan ka pa sa akin. O sige na, dahil napagod tayo, pagbibigyan kita ngayon. Pero sa mga susunod na araw, ako na masusunod sa kakainin natin, okay? Ay, grabe, ang higpit naman ng boss ko. Ay, syempre no, gusto kitang alagaan.
Ayoko namang may mangyari sa iyong masama, kaya please lang, Han. Nagawa mo naman yung sarili mo. Okay, sige po. Ay, naku. Kasi kapag nawala ka, ano na lang ako, di ba? Narito. Huwag kang mag-alala, ha? Hindi ako mawawala sa'yo. Pangako ko sa'yo. Si Dave yung tipo ng lalaking papangaraping mapangasawa ng lahat. Mabait, malambing, masipag sa trabaho, at mataas ang pangarap sa buhay. Kaya nga kami nakakuha ng sarili naming bahay at hindi kinakabahan na baka hindi rin namin mapanindigan sa huli. Sa sipag ba naman ng asawa ko, baka ilang taon lang nakatapos na kami sa mga bayarin. Pero syempre, hindi naman parating masaya ang buhay. Tulad ng nangyari sa amin ni Dave. Isang araw, nakatanggap na lang ako ng tawag na nasa ospital ang asawa ko. Na aksidente sa motor. Dahil sa lakas ng impact, nabaldado si Dave. Akala ko nung una, makakagawa pa kami ng paraan. Pero sa huli, wala kaming nagawa, kundi tanggapin ang nangyari sa kanya. Mars, kamusta na si Dave? Ayun, okay na siya. Mabuti na lang at mabilis naka-recover si Dave. Kaya naiuwi ko kaagad siya. Ay, kaso nga lang, mas dumami yung mga gamot na dapat niyang inumin. Siyempre, alam mo na, depression, pain reliever, saka sa high blood niya. Kailangan na talaga niya maghinahingay. Naku, baka yun pa ang dahilan ng pagka-stroke niya. Malalagpasan niyo rin yan. Huwag ka mawala ng pag-asa. Oo naman, Mari. Pero, ano mo na, medyo hirap lang talaga. Kasi syempre, si Dave lang yung nasa bahay. Kapag nandito ako, halos hindi naman ako mapakali, kakaisip. Kaya naisip ko na baka dun ko muna patuloyin yung pinsan ko. Para lang may makasama si Dave. Eh, ba't hindi ka na lang mag-leave? Para mabigyan mo naman ng oras yung asawa mo. Eh, gusto ko kasi sanang ilaan yung mga natitirang leave ko sa mga importanteng bagay. Para bayad pa rin, di ba? Sayang din naman kasi yun. Mabuti na nga lang, wala pa kaming anak. Naku po, dahil kung mayroon, hindi ko na talaga alam kung ano yung gagawin ko. So sobrang busy mo kasi, baka mamaya magtampo naman sa'yo si Dave. Maisip niya na pinapabayaan mo lang siya. Hindi naman sa ganun, kasi wala naman akong choice, di ba? Hindi pwedeng pati ako walang trabaho, o kaya papabayaan ko yung trabaho ko. Eh ako na nga lang yung kumakayod sa aming dalawa eh. Sa bagay. Basta, kung may problema ka, huwag kang mahihiyang humingi ng tulong sa akin, ha? Ang tagal naman ni Leo. Saan na kaya yun? Kailangan ko na umalis eh. Malilit ako nito. Kung huwag ka muna kayang pumasok ngayon. Hindi pwede. Alam mo naman yun, di ba? Iniisip ko lang, baka kasi masyado mo nang pinapagod yung sarili mo eh nung nakaraang linggo. Panay yung overtime mo. Eh maliban kasi na kailangan talaga, dagdag din yung sa sahod ko. Saka pinagbubutihan ko talaga yung trabaho ko para masungkit ko na yung promotion. At kapag na-promote ako, mas malaki na yung sasahurin ko. Pero paano kung magkasakit ka? Sino mag-aalaga sa'yo kung ganito yung kalagayan ko? Han, kaya ko naman yung sarili ko eh. Huwag kang mag-alala sa akin, okay? Malakas ako. Hindi ba talaga pwedeng dito ka muna? Kahit ngayong araw lang, umabsent ka na. Nalulungkot ako dito sa bahay. Ako lang mag-isi. Han, kaya nga dito ko muna pinapatuloy si Leo, di ba? Para may makakasama ka habang nasa office ako. Oo nga pala. Iniisip kong pabalikin dito si Inday. Para may naglilinis, naglalaba. Saka nagluluto para sa atin. Hindi yung lahat, ikaw na lang gumagawa. Gusto kong tumulong dito sa bahay, ayaw mo naman. Eh kasi naman, Han, gastos lang yun. Yung ipang papasweldo natin sa kasambahay, ipang bibili ko na lang lahat ng gamot mo. Saka sa pampacheck up mo. Alam mo na, sayang din kung gagastos pa tayo ng malaki para sa kasambahay. Paano yan? Ang dami na nakatambak na labahin dun, oh. Ayaw mo naman magpalaba.
Ako nang bahala dyan. Gagawin ko lahat yan bukas. Day off ko naman bukas eh. Kung ako na lang kaya, may washing machine naman eh. Baka kung ano pang mangyari sa'yo, wag na. Han. Ilalagay ko lang naman yung mga damit sa washing machine, tapos lalagyan ng tubig. Pag okay na, i-drain ko, tapos lalagyan ulit ng tubig para mabanlawan. Dalawang beses kong gagawin yun. Iiwan ko na lang muna yun, tapos pag uwi mo, di saka na lang natin pigayin, tapos isasampay. Hindi naman masyado mamamahu yun eh. Nandun lang naman, at least magsasampay ka na lang. Sa bagay, pwede naman. Pero may nakalimutan kang gawin. Pagkatapos mo magbanlaw ng dalawang beses, dapat mong ibabad ang mga damit sa Charm Fabric Conditioner para lumambot at mas bumango. Dahil bangong ka-bloom sa Charm Fabcon. Sige, sige. Kaya ko na yan. Sigurado ka na kaya mo, ha? Abot mo ba yung washing machine? Oo naman, sus ako pa. At kung hindi man, ginagawa ng mga biceps ko, di ba? O, tingnan mo. Oh. Lalaki yan. Kayang-kaya akong buhatin yan. Alam mo, puro ka talaga kalokohan, ha? Oo na, sige na, sige na. Kung kaya mong gawin, ikaw ang bahala. Basta, ha? Ayoko lang na masyado mong pinipilit ang sarili mo. Basta kapag hindi kaya, ako na ang gagawa, okay? Ito naman, ginagawa mo na talaga akong baldado, eh. Mahina, walang pakinabang. Man, hindi naman sa ganun. Ayaw lang talaga kitang mapahamak na mas lalong grumabi yung sitwasyon mo. Eh, hindi naman sa pag-ano ha. Man, masyadong malaki ang ginastos natin sa ospital. Kaya kailangan natin makabangon. Kaya nga pa na yung kayod ko sa pagtatrabaho, di ba? Para mabawi naman natin yung mga nagastos natin. Sensya ka na ha. Pagdating talaga sa pera, wala akong matutulong sa'yo eh. Ay, naku, ang asawa ko, nagdrama na naman. Mag-partner tayo, di ba? Kapag hindi kaya ng isa, tutulong yung isa. Since day one naman, ikaw ang mas nag-aalaga sa akin. Inibigay ang mga gusto ko. Ngayon, ako naman ang gagawa nun sa'yo. Hindi lang dahil responsibilidad ko yun bilang asawa, pero dahil sa mahal na mahal kita. Sobrang laki ng adjustments na ginawa naming mag-asawa. Lalong-lalo na kay Dave. Hindi kasi sanay yun na hindi nagtatrabaho. Ayaw nang nakatambay lang sa bahay. Kaya naman sobrang nahirapan siya. Pero hindi lang naman ang asawa ko ang nag-adjust sa sitwasyon. Maski na ako, kinailangan ko kasing mas magpursigi sa trabaho dahil ako na lang ang kumakayod sa aming dalawa. At maliban doon, mas kailangan kong iparamdam kay Dave na kahit sobrang bigat na nangyari, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Mars, sama ka sa amin mamaya. Manglilibre raw si Christine. Naku, eh, alam mo namang hindi pwede, di ba? Night shift ngayon yung pamangkin ko, kaya kailangan ko makauwi ka agad. Ay, oo nga pala. Sayang naman, ine-expect pa naman ang lahat ng mga kasama ka. Pasensya na talaga ha, next time na lang siguro. Sige, pero alam mo, napapansin ko na medyo malaki yung pinayat mo ngayon. Nag-diet ka ba? Naku, hindi no. Baka dahil lang sa pagod to. Alam mo naman, mahirap ibalanse yung oras sa trabaho at pag-aalaga sa asawa. Ay, nako. Kung pwede nga lang, nahatiin ko yung katawan ko. Gagawin ko na talaga. Alam mo yun? Lalo na yan, mas tumadalas yung mga mood swings niya. Naging sensitive, saka matampuhin. Naging emotional din. Kagabi nga, bago matulog, nako, umiiyak na naman. Oh, bakit naman? Eh, ayun, hindi niya raw kasi napigilang papaihi sa sahig. Kaya ayun, sinusubukan niyang tumayo para pumunta sa CR pero... Ay nako, natumba. Nagulat na nga lang kami ni Leo na parang may biglang bumagsak sa kwarto tapos ayun, nakita namin siyang nasa sahig. Umiiyak. Para daw kasi siyang bata na ultimong pag-ihi lang, hindi pa niya kayang gawin mag-isa. Ganun talaga yung mga may ganyang sitwasyon. Nagkakaroon ng self-pity, lalo na yung mga talagang malalakas dati.
kailangan mong pagtiyagaan. Ay, ano pa nga ba? Pero alam mo, naaawa na rin ako sa asawa ko eh. Yung tipong hirap na akong iwanan siya sa bahay. Hindi ko na talaga alam kung ano yung gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Gagaling din si Dave at babalik kayo sa dati. I-stays ka na lang muna sa ngayon, ha? Ano pa nga ba? O siya, pupunta lang ako sa finance department, ha? May kailangan akong ipapirma kay Sir Cortez, eh. Ay, si Leo tumatawag. Hello? Leo? Bakit? Anong problema? Ate, nandito kami ni Kuya Dave sa hospital. Ha? Anong nangyari? Kasi, inatake ang puso eh. Pumunta ka na dito ngayon, please. Sige. Papunta na ako. I-text mo sa akin yung address, ha? Sige, ate. Leo! Ba't ngayon ka lang? Hindi kasi ako agad nakaalis ng office eh. Tapos naibit pa ako sa traffic. Anong balita? Kamusta na siya? Ayun, okay naman na. Kaso, mas dumami nga lang yung gamot na dapat niyang inumin. Ito yung listahan, no? Nilagay ko na rin dyan yung mga paubos ng gamot. Okay, sige. Ako nang bahala. Hinahanap niya ba ako? Pangalan mo kagad ang ibinanggit niya kanina pagkagising eh. Kung ano-ano na nga ng mga sinasabi kong dahilan para hindi sumama yung loob niya. O siya, ako na ang bibili ng mga gamot sa labas. Okay, sige. Salamat ha. O, ito yung pera. Kung ano na lang muna yung magkasya dyan ha, yun na lang yung bilhin mo. Eh, hindi pa kasi ako sumasahod eh. Huwag ka maglala, ako na muna ang bibili ng iba. O, sige, maraming salamat ha. O, sige, alis na ako. Sige, ingat. Han, nandito na ako. Bakit ngayon ka lang? Han, sorry ah. Eh, ang dami ko kasing ginawa sa trabaho eh. Kaya hindi ako agad nakapunta rito. Palagi ka na lang ganyan. Wala ka ng oras para sa akin. Han, hindi yan totoo. Kailangan lang talaga natin ng pera, kaya kailangan ko magtrabaho. Pero mas kailangan kita rito. Mas mahalaga na ba sa'yo yung trabaho mo? Sige, doon ka na. Dave naman, ngayon pa ba natin pag-aawayan to? Sige. Ayaw mo na sa akin, ginagamit mo yung trabaho mo. Para iwasan ako. Sabihin mo lang. Dave, alam mong hindi totoo yan. Alam mong mahal na mahal na mahal kita. Kaya nga ako nagtatrabaho, di ba, para sa'yo. Dave, huwag naman ganito. Pagod na ako sa trabaho, tapos ganyan pa yung maririnig ko sa'yo. Nagtutulungan tayo dito, di ba? Nagtutulungan dapat tayo. Bahala ka dyan. Alam ko naman na pabigat na ako sa iyo eh. Ayaw mo na rin ako makasama, di ba? Kasi hindi na kita kayang pasayahin. Ito to, ayan. Wala na akong pakinabang sa iyo. Wala na akong kwentang asawa. Ano naman eh. Ito mo naman sabihin yan. Ikaw naman sumusuko ka agad eh. Handandaan mo to ha. Masaya pa rin ako sa'yo. Kasi mahal na mahal na mahal pa rin kita. Ba't wala ka kanina? Huh? Ba't wala ka kanina? Hindi mo ba kayang iwan sila para sa akin? Mas mahalaga na sa'yo yung trabaho mo kaysa sa akin. Hindi. Sige, hayaan na kita. Hayaan na kita sa gusto mo. Han, anong namang ganito? Huwag ka namang tapo. Sige, matutulog na ako. Tutulog na ako. Sige. Sige na. Mas mabuti pa nga kung magpahinga ka muna.
Sinusubukan kong magpakatatag para sa aming mag-asawa. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kung paano ko hahatiin ang katawan ko sa lahat ng mga kailangan gawin. Mula sa pagiging empleyado at breadwinner hanggang sa pagiging asawa. Na sa tingin ko, ang pinakamahirap na responsibilidad sa lahat. Nang dahil sa nangyari kay Dave, dumalas ang pagiging emosyonal niya at mainitin ang ulo. Parati niyang nararamdaman na dahil sa ako ang mas kumikilos sa bahay, ako na ang nagpapasok ng pera, wala na siyang kwenta sa akin. Wala na siyang pakinabang. Na dumarating na sa puntong sinasabi niyang napabawasan na ang pagkalalaki niya sa pagsasama namin. Sherry, bakit gising ka pa? Ay naku, hindi ako makatulog eh. Ikaw, di ba dapat nagpapahinga ka na? Eh, bala ko kasi maglaba. Puntok na yung mga damit ko eh, yung mga labahan ko. Ah, okay na. Sinabay ko na kanina sa mga nilabhan ko. Nakasampay na nga silang lahat oh. Nakakaya naman. Sana hinayaan mo na lang ako na maglaba niyan. Sus, wala yun. Sa dami ng naitulong mo sa akin, sa amin ni Dave, wala lang yun. Saka mas maganda na rin na ako yung naglaban ng mga damit mo. Parang hindi paglalabang ginagawa mo eh. Kahit may mancha pa, hinahayaan mo lang. Eh, nakakatamad eh. Saka, ang hirap kayang tanggalin ng mga yun. Eh, saka pambahay lang naman yung mga yun, kaya hinahayaan ko na lang. Kahit na. Pero huwag ka mag-alala. Ginamitan ko na yun ng Pride detergent. May isa ka kasing damit na grabe yung mancha. Alam mo naman, sa mga matitinding mancha, all you need is Pride. Thank you, ate, ha. Nga pala, kumusta na kayo ni Kuya? Hindi ka pa rin ba niya pinapansin? Hindi pa nga rin, eh. Di ayaw galawin yung niluto kong pagkain para sa kanya. Ay, hayaan mo na lang muna siya. Ngayon, nagtatampo lang yun. No, maya-maya, maglalambing na yun sa'yo. Alam mo naman yun na hindi ka nun kayang tiisin. Ay, nako, hindi ko na nga alam kung ano bang gagawin ko kay Dave, eh. Hindi ko rin alam kung bakit hindi niya maintindihan yung mga ginagawa ko para naman sa kanya yun. Eh, hayaan mo na nga kasi. May sakit yung tao eh. Normal lang yun na mangyari sa kanya. Siyempre, mahirap din para kay Kuya yun na mapunta sa ganung kalagayan. To think na dati, ang lakas-lakas niya. Alam ko naman yun, Leo. Pero kung parehas kaming nandito sa bahay, eh hindi ko siya mabibigyan ng gamot. Paano namin mababayaran yung kuryente, pagkain, at yung mga gastusin sa tuwing kailangan siyang dalhin sa ospital? Parang gusto ko na lang sumuko. Pagod na ako. Hindi ko na nga alam kung paano ko hatiin yung katwan ko, yung oras ko, para lang magawa lahat na kailangan kong gawin. Ate, kaya mo yan. Hindi tong oras para sumuko. Dahil kung gagawin mo yan, eh paano naman si Kuya, di ba? Kailangan ka niya ngayon. Yun na nga eh. Kailangan niya ako. Kaya dapat, kailangan din niyo maintindihan na hindi naman sa lahat ng oras nasa tabi niya lang ako. Kailangan ko din kasi magtrabaho na para rin sa kanya. Ate, ano bang mas importante sa'yo? Siyempre si Dave. Asawa ko yun eh. Kahit ano man yung mangyari, siya at siya pa rin yung pipiliin ko. Eh yun naman pala eh. Dapat, kayanin mo para sa kanya. Eh alam kong mahirap yung sitwasyon yung dalawa, pero wala kang ibang choice kundi akayanin. Sa inyo ni Kuya, ikaw ang mas malakas ngayon. Ikaw ang may kakayahan na magtrabaho para mabuhay kayo. Ang gusto ko lang naman kasi, yung kahit kaunti lang, kaunting pag-unawa lang naman galing sa kanya. Huwag kang mag-alala. Maintindihan din niya ni Kuya. Tiwala lang. Sana nga. Salamat, Leo, ha. Alam mo, hindi ko na alam yung gagawin ko kung wala ka. Pasensya ka na talaga sa lahat na nag-iabala namin sa iyo. Ikaw naman. Eh sino-sino pa ba magtutulungan? Kundi tayong dalawa lang din naman, di ba? Sa bagay.
Pasalamat na lang ako dahil nandyan si Leo na tumutulong sa akin kay Dave. Dahil kung ako lang mag-isa, ay, baka nabaliw na ako ng maaga. Sobrang hirap kasi talaga na pagsabay-sabayin ang mga responsibilidad ko. Ang daming binabayaran kada buwan, maraming trabaho sa office, at kailangan kong intindihin ang asawa ko. Kahit ang totoo niyan, may mga pagkakataon talaga na nasasagad na ang pasensya ko. Bakit ngayon ka lang? Mag-aalas 11 na ng gabi ah. Eh, ayun. Napahaba kasi yung meeting namin. Kaya kinailangan ko mag-overtime. Tapos, as usual, traffic. Di pa nga ako kumakain. Gutom na ako. Ay, may adobong manok sa lamesa. Lagluto si Leo. Sige. Magpapahinga muna ako ah, bago kumain. O baka dumiretso na lang ako ng tulog. Ay, Han. May good news nga pala ako sa'yo. Ano naman yan? Han, hindi ka maniniwala. Napromote na ako sa wakas! Nasukit ko rin sa wakas yung posisyon na matagal ko na pinagtrabahuhan. Kanina lang sinabi sa akin. Hindi mas lalong dadami ang trabaho mo niya? Oo. Normal naman yun, di ba? Basta ang mahalaga, mas tataas na yung sweldo ko ngayon. Di ba? Mas hindi na tayo mahihirapan sa pera. Tumaas nga ang sweldo mo, mas lalo ka namang nawala ng oras sa akin. Ano naman eh. Mabawi naman ako sa'yo tuwing day off ko, di ba? Diba dapat ako magpasalamat, ganun? Dapat ba ako magpasalamat sa dalawang araw sa isang linggo ka lang bumabawi sa akin? Teka nga, asawa mo pa ba ako? Uy, ang trabaho mo na ang asawa mo. Lagi ka nalang wala ang oras sa akin eh. Eh, pwede ba? Alam mong hindi totoo yan. Nagtatrabaho ako para sa'yo. Trabaho, trabaho. Doon ka na sa kanila. Hindi kita kailangan dito. Anong hindi mo ko kailangan? Kailangan mo ko. Sige nga, kung hindi ako magtatrabaho, may makakain ba tayo? Ha? May pambili ba tayo ng mga gamot mo? Mababayaran ba natin yung kuryente at tong bahay na to, ha? Di ba hindi naman? So tingin mo ba, napakadali ng lahat sa akin na to? Madali kang alagaan? Tingin mo, madali kang alagaan? Dave, hindi! Kung nahihirapan ka, pwes mas nahihirapan ako! Eh, sinabi mo na rin na pabigat na ako sa'yo! Han, hindi. Han, I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang masabi yun sa'yo. Han, pagod lang talaga ako ngayong maghapon. Ang gusto ko lang naman kasi, yung makipag-cooperate ka naman sa akin. Kasi kung nahihirapan ka, mas hirap na ako. Kasi ginagawa ko naman lahat eh. Ginagawa ko lahat, kahit pagod na ako. Kaya sana naman, magtulungan tayong dalawa. Mag-asawa nga tayo, di ba? Ako, nagtatrabaho para sa'yo. Ikaw, ang gagawin mo lang. Pagpagaling. Bahala ka sa buhay mo. Dave, saan ka pupunta? Dave! Gawin na naman kayong dalawa. Ate naman, huwag mo nang sabayin yung init ng ulo ng isa. May sakit yan eh. Kailangan niyo ng malawak na pag-unawa. Ano ko naman yun? Kaya kasi, napapagod na rin ako. Pagod na yung isip at katawan ko. Sa tuwing nakikita ko si Dave na nahihirapan, yun ang sakit-sakit para sa akin. Sa tuwing isusugod mo siya sa ospital tapos wala ako sa tabi niya, napakahirap. Alam mo yung pakaramdam na halos gusto kong liparin yung ospital para lang mapuntahan ko siya kaagad. Alam mo, gusto ko manatili palagi sa tabi ni Dave, pero hindi talaga pwede. Kailangan ko yung trabaho ko. Kung titigil ako sa pagkayod, parehas kaming mamamatay sa gutom. Thank you.
Araw-araw parang parating sumisirko ang utak ko sa pag-iisip ng mga paraan sa lahat ng bagay. Pero ang pinag-aalala ko sa lahat, ang asawa ko. Alam ko naman na hindi lang ako ang nahihirapan. Mas doble ang nararamdaman niya. Imagine na yung dating maliksi at hindi napapakali kapag nakatambay lang sa bahay. Ngayon, parang nakakulong na sa wheelchair. Sobrang naawa na ako kay Dave. Naisip ko nga na sana ako na lang yung naaksidente. Sana ako na lang yung nabaldado. Kasi sa aming dalawa, mas kaya ni Dave na gawin ang mga ginagawa ko ngayon. Pero wala na ako magagawa. Nandito na kami sa ganitong sitwasyon. At kung bibigyan man ako ng pagkakataong mamili sa lahat, ang asawa ko pa rin ang pipiliin ko sa huli. Good morning, hon. Oh, ito ha. Naganda ako ng breakfast para sa'yo. Upo ka na para makakain ka na tapos inom ka pa ng gamot. Teka, ba't nandito ka pa? Baka maliit ka niya sa trabaho. Nag-leave ako ngayon. Bakit? Hindi mo ba naaalala? Han, wedding anniversary natin ngayon. Magsiselebrate tayong dalawa. Oo nga pala, nawala sa isip ko. Pasensya ka na, Han, ha? Wala yun. Basta ang importante, makakapag-celebrate tayong dalawa. Okay? Lalabas tayo. Sigurado kang tayong dalawa lang. Hmm. Mahirap na akong kasama ngayon. Mm-hmm. Akala mo ikaw lang ang may malaking biceps. Mm. Oh, kita mo yan? Ako rin, no? Kayang-kaya rin kitang buhatin. Mm. Saka, Han, magre-resign na ako. Ha? Bakit? Dahil ba sa akin? Han, huwag mo kong pansinin. Yung mga pagdadrama ko, wala lang yun, wala yun. Hindi mo ko kailangan tutukan. Huwag mong pansinin yun. Nagtatampo ko ngayon, pero maya-maya, maiintindihan ko rin kung bakit busy ka. Okay lang, okay lang. Well, isa rin yan sa mga dahilan, pero gusto ko kasi na mas maalagaan pa kita ngayon. Lalo na habang tumatagal, mas lalong lumalala yung kondisyon ng puso mo. Mapagod ka lang ng konti, hindi ka na masyadong nakakahinga. Isama mo pa yung kalagayan ng mga binti mo. Alam mo, Han, na-realize ko, ama ka naman eh. Mas kailangan mo ko. Pero, paano tayo niyan? Paano yung mga gastusin? Huwag kang mag-alala. Malaki na rin yung naipon natin. Marami pa naman akong pwedeng gawin kahit nandito lang ako sa bahay eh. Pwede ako mag-online selling na kung ano-ano. O di kaya, maging freelancer. Alam mo, Han, sa totoo lang, pinag-isipan ko rin yan eh. Gusto ko sanang mag-online job. Gusto kasi kitang tulungan sa kita, sa pera. O, di ba? Marami pa tayong pwedeng gawin, Han. Basta ang gusto ko, araw-araw tayong magkasama. Magpapaalam na ako next week sa company. Tapos magre-render lang ako ng 30 days. Kasi yun yung policy ng company namin eh. Han, sorry ha. Sorry dahil nahihirapan ka sa akin. Sorry dahil nabubulyawan kita, nasasaktan kita. Sabi ko sa'yo nun, ako yung mag-aalaga sa'yo eh. Ako yung bubuhay sa'yo pero hindi na nangyari ngayon eh. Han, di ba nga nangako tayo sa harap ng Diyos na magmamahalan tayo sa hirap man o sa ginhawa? Ito na yun. Kaya Han, gagawin ko lahat-lahat para sa'yo. Kahit mahirap, hindi ako susuko dahil alam kong kailangan mo ko. Ikaw ang pinaka-importanteng tao sa buhay ko, Han. Kaya, pasensya ka na kung naramdaman mo na parang baliwala ka sa akin itong mga nakaraang araw, ha? Pero, Han, hindi totoo yun. Maniwala ka na mahal na mahal na mahal kita. Ang gusto ko lang naman, gusto ko maging masaya ka. Tayo, yung parang dati. Ayokong nahihirapan ka. Ayoko nang umiiyak ka, lalo na kapag ako yung dahilan. Huwag ka mag-alala. Kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa akin. Kahit anong mangyari, hindi kita papabayaan. Ha? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil alam kong malalagpasan din natin to. Okay?
Rehas tayong matapang, di ba? Walang sinusukuan. Salamat han sa lahat. Maraming salamat. Ang swerte ko talaga dahil ikaw ang pinakasalan ko. At maswerte din ako sa'yo. Ano pa man ang dumating na pagsubok sa buhay natin, lalabanan lang natin yon, ha? Yung pagmamahal natin sa isa't isa, yun ang gagawin nating pundasyon para magtagal pa tayo. Mabawi ako. Mabawi ako sa'yo ng sobra. Mahal. Na mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sa lahat na pwedeng magbago, yung pagmamahal ko ang hinding-hindi mawawala at magbabago. Hindi kita iiwan at palagi ako nasa tabi mo. Magmula ngayon, mas aalagaan at mas mamahalin pa kita. Ko ang sinabi ko kay Dave. After 3 months, nakapag-resign ako sa trabaho ko. Nung una, sobrang kabado ako sa ginawa kong sitwasyon. Hindi naman kasi ako sigurado kung may magandang patutunguhan yon. Pero kailangan kong mamili. At ang asawa ko, ang pinili ko. Sa una, naging mahirap. Siyempre, bago lang kami sa mga online jobs. Pero sa bandang huli, nakahanap din kami. Parehas kaming naging virtual assistant ni Dave. At ngayon, malaki na ang kinikita naming dalawa. Nakapag-adjust na kami sa pagiging freelancer. Totoo nga na hindi talaga madali ang buhay may asawa. Maraming responsibilidad. Mabigat ang commitment. Pero kung talagang mahal niyo ang isa't isa, lahat, lahat ay kayang lagpasan. Maraming salamat mga idol sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makapag-share sa inyo ng kwento ko. Lubos na gumagalang, Sherry. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Epam pa good vibes! O baka naman, gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email. DearIFMStories@gmail.com O di kaya naman, mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo!